mensahe po. Continuation po, guys. Continuation. Bali, WWTH Season 28. Bali, Part 27. Ano, Part 27? Kasi 26 po yung nandiyan na. Baka isa na lang po to, guys. Final na po. Final part na. So, masabi ko na po yung iba dyan sa sinundan sa 25 and 26. So, ito, guys, bali vital po itong mga to. God bless us all po muna, and to God be the glory po talaga. Sana po mapagtiyagaan nyo pong tapusin ang mga few parts na to, na ending part ng season 28 ko. Magkita-kita po ulit tayo in few days. Uumpisahan ko po yung season 28. Thank you po talaga, guys. Thank you po sa inyong lahat. Sigad na po ang bahala sa bawat isa sa atin. Magpatuloy-tuloy po tayong magsaliksik. Magpatuloy-tuloy po tayong wag nating sayangin yung mga panahon pa natin, na kaya pa natin talagang hagilapin ang mga motivation ng ating Creator. Mas pagtuunan po natin na tayo ay mapabuti, na tayo ay maging matuwid sa paningin ng ating dakilang Creator at ng kanyang buktong na anak. Amen. Malaaran talaga natin ng tama at mabuti yung mga motivation nilang dalawa, kasi yan po ang magdadala sa atin sa ikaliligtas ng ating kaluluwa sa paparating na bagong buhay. Amen. Thank you po talaga, guys. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat po ng nagtsatsaga talagang magtapos ng pamula unang minuto hanggang ikasampung minuto ng content kong ganito na duktong-duktong. Ito po ay pag-recap ko sa mga nakaraan ko pang content, na inuulit ko po yung mga napasyalan kong mga importanteng notes ng aking dati pang content, na what is written truly happened. Iba-ibang season. Tayo po ngayon ay nasa season 28 na. Magtatapos na po itong season 28. Kaya maraming salamat po sa inyo sa nakakita ng pamula season 1 ko hanggang season 27. At sa mga nagtapos po nung pinakahuling mga chapter 1 hanggang chapter 10 ng book 1 to book 10 ko ng season 27, kasi medyo mahaba po yan. Ini-invite ko po kayong pasyalan nyo po yung content, yung profile ko, guys. Tingnan nyo po kung mayroon talaga akong naitatawid na maliit na booster na magiging konting dagdag po sa maliit na faith ng bawat isa sa atin, na hinango ko rin po sa mga dokumentaring na panood ko sa mga matutuwid na pari at pastor ng huling generation natin. Amen. So, sigad na po ang bahala sa bawat isa sa atin, guys. Sana po maging sincere at maging tapat ang ating, maging faithful tayo sa pagpapakita natin ng pagmamalasakit at pagmamahal at pagtsatsagang makasunod sa mga motivation ng ating Creator at ng kanyang buktong na anak. Amen. So, sabi ko na po yung 1 to 6 na mga vital na dapat nating malaman, nasa Matthew 24 po at saka Matthew 25 at Matthew 26. Yung sinabi ko sa part 24, 25, 26. So, bali ito nga po ay part 27 na ng season 28. So, these are the areas of our life that we all must let our Creator to control, para po hindi tayo mamislead, para po hindi tayo madaya nung pinalalaganap nung kalaban ng ating Creator, si Satan. Kasi marami po siyang pinalalaganap na pandaraya, na mga kasinungalingan. Kapag ito po inasa atin, ito'y natandaan natin kahit papano, at pinipilit at sinisikap nating maisabuhay, tayo po ay matutuwid sa harapan ng ating Creator. Kasi hindi po tayo po pwedeng matuwid ng sa sarili lang nating mga haka-haka, ng sa sarili lang nating mga motivation. So, guys, ito po yun. Number one, I want God. Sabihin po lahat, lagi natin sa ating sarili na I want God to control my treasures, para hindi po tayo iligaw ng mga pag-aari natin, ng mga iniipon-ipon pa nating mga material things na hindi din naman natin madadala sa kabilang buhay. So, yan po ay nasa Matthew 6, verse 19 to 21. Pasyalan po ninyo yan, vital po yung verse na yan. Although naitawid ko na po sa ibang part ko ng season 27, bali, chapter 10 po yun, chapter 10, book 10, na
na ano na tungkol po yan sa 10 vital verses na talagang kailangan nating hawakan ng mahigpit na ipakita natin sa ating Creator na yung mga gospel na yon na love letter niya na nakasulat sa kanyang love letter ay kung pinakailangan nating i-memorize guys ay i-memorize natin kasi yung po ay powerful yung 10 yon. Nandiyan na po yan sa profile ko. Chapter 10, Book 10 ng Season 27. Pasyalan niyo po lahat ng part ng Book 10 ko. Nandiyan po yan. Ito po, bukod pa po ito. I want God to control my treasures. Number 2, I want God to control my body. Romans 12 verse 1 to 2. Kasi nga po, pinaliwanag ng pastor na to na ang inaali talaga nating sacrifice sa ating Creator ay itong buong body natin, itong buong anatomy natin na kailangan na ihahain natin buhay na hain, buhay na sacrifice na parang kalulugodan ka talaga ng ating Creator kasi nagpapaka-upright ka, nagpapaka-tuwid ka kasi pangit po yung pasegway-segway tayo kapag once na kinatok na po tayo ng ating Holy Spirit na tinawag na tayo ng ating Creator, huwag na po tayo magpasegway-segway, magdire-diretso na po tayo. Yan po ay nasa Romans 12 verse 1 to 2. Kailangan pong ihain natin itong katawan natin na malinis at matuwid sa banal na harapan ng ating Creator. Amen. Taliburan po natin ang lahat ng mga taliwas pa nating haka-haka at mga paniniwala at mga maling motivation. Amen. So number 3, I want God to control my motives. 1 Corinthians 6 verse 19 to 20. Our body is the temple of the Holy Spirit. So kailangan talaga ang ating katawan, lagi nating i-struggle na maging malinis, na maging matuwid kasi kapag ka po tayo talaga parang isang linggo nandito ka sa tama, isang linggo bumalik ka ulit dun sa kalikuan mo, ay mali po yan para po tayong baboy na bumalik ulit tayo sa putikan pagkatapos nating maligo. Eh, baboy po yun, hayo po yun, tayo po tao. Meron talaga tayong banal na Holy Spirit na nandito sa loob natin, na gusto ng Panginoon na yun ay laging nagpapakatuwid at nagpapakabanal. Amen. Habang tayo naglilingkod sa Kanya, guys. So, number 4, I want God to control my thoughts. Yung mga isipin po natin, yung mga kaisipan natin, kailangan po pilitin nating malinis. 2 Corinthians 10 verse 4 to 5. Lahat po ng mga verses na to, ilalagay ko na lang po sa mga part nitong nitong content ko na tong ending part ng season 28. Pasyalan nyo na lang po guys. Warfare are not carnal. Casting down arguments and every high things that exalts itself against the knowledge of God. Bringing every thoughts into captivity to the obedience of Christ. So, kailangan talaga guys, ang mga kaisipan natin ay kagaya ng kaisipan ni Lord Jesus Christ. Kasi yan po ang magiging kalugod-lugod sa paningin ng ating Creator. Kailangan po, we must live like Christ in as much as possible habang may panahon pa po tayo. Sundan po natin lahat ang mga iniwang halimbawa ng ating Lord Jesus. Amen. So, number 5, I want God to control my life. Galatians 2 verse 20. So guys, number 5 po, I want God to control my life. Galatians 2 verse 20, inulit ko lang po. I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but Christ lives in me. So yan po yung parang itinawid ng pastor na, na talagang nakaka-enlight ng pastor na to na sinusubaybayan ko. Kasi kailangan nga daw po, nandito sa Galatians 2 verse 20, na ipakita na natin ang ipakita sa ating Creator habang tayo may panahon pa na talagang nagsusumikap tayo, nagsusumaki tayong mabuhay talaga sa ating kaloob-looban si Kristo. Hindi na yung lumang sarili natin. Live like Christ. Ipakita natin sa ating Creator na talagang sinisikap nating maging model ng buhay natin ang kanyang bugtong na anak. Amen. So, dyan po talaga malulugod ang ating. Pag naaalala ko po ito na control my life and live like Christ, talagang parang ang sarap-sarap pong isipin na talagang tayo nagpapaka-Jesus Christ sa bawat araw na tayo dumidilat pa. Amen. Kasi nga po, ang Panginoon ay nasusuklam sa kalikuan. Ang Panginoon ay nasusuklam sa kasalanan. Naku, sundan niyo pa po guys. Bali, 1, 2, 3, 4, 5. 5 pa po guys. 5 pa.
Vital po to, tapos may isa na lang po, parang final na. So God be the glory po. Thank you po for watching and always pray a lot and always give our full trust to our Creator and to His begotten Son. Amen. Thank you po for watching. God bless us all po and to God be the glory. Amen.